Audio Jungle. Hi, this is Roanjo and I help entrepreneur, online business owners and network marketers to attract lots of prospects and customers in their business so that they can generate more sales and produce more results in their business. So, naranasan mo ba yung feeling na nauubusan ka ng prospects, napapakitaan mo ng business na opportunity mo or kahit ano man pinopromote mo na product? So, yun naman ang kailangan natin. Kailangan natin ng mga loyal customers, mga interested prospects na mag-join sa business natin para kumita tayo ng malaki. Kasi kapag hindi natin nagawa yun, hindi tayo makapag-produce ng sales at hindi tayo kukita ng malaki kapag wala tayong mga loyal customers na bibili dun sa pinopromote natin. So, pero ang problema natin, naubusan tayo ng mga taong papakitaan natin ng business opportunity natin. Yun talagang interesado talaga dun sa pinopromote natin. So, naranasan mo ba yung feeling na namumuspe ka araw-araw, kumakausap ka ng mga taong hindi mo kilala o pinapakitaan mo lahat ng mga taong kilala mo at aalokin mo sila dun sa business opportunity na pinopromote mo. Pero, ang nangyayari, nare-reject ka lang at walang sumasali dun sa business opportunity na pinopromote mo. So, ako naman kasi, dati kumasok ako sa isang MLM industry. Ako, nag-i-invite ako ng mga prospects na papupuntayin dun sa business opportunity meeting namin, dun sa office namin, para makita nila yung opportunity namin. So, ang ginagawa namin is, nagpo-cold calling kami, ini-invite ko lahat ng mga taong kakilala ko para papapunta dun sa business opportunity ko. Pero ang problema, walang sumali dun sa business opportunity na pinopromote ko. Kasi yung mga taong yun hindi interesado. Minsan, tinatawagan ko sila na sabi nila pupunta sila dun sa BOM namin. Then, kapag araw na ng BOM, hindi ko na sila ma-contact, hindi na sila pupunta. So, wala kang assurance na yung mga taong pinapapunta mo ay pupunta talaga dun sa business opportunity meeting mo. So, tapos, kapag nandun ako sa business opportunity meeting namin, nag-frustrate ako kasi wala talagang pumunta. Lahat ng mga na-invite ko na prospects ko hindi pumunta dun sa BOM namin. So, ang problema pa, gumastos ako ng pamasahe dahil galing pa akong Commonwealth papunta dun sa Ortigas. So, sobrang layo. So, dun sa papuntang Ortigas, dun ko lang talaga naranasan na sumakay ng MRT. Nasiksikan talaga. Sobrang hirap makipagsiksikan sa MRT. So, dun ko lang naranasan yun na pag pumupunta kami sa business opportunity meeting namin. Tapos, pupunta ka doon, wala naman palang pupunta na prospect mo. So, iba na ako frustrate kasi gumastos ka eh. Gumastos ka ng pamasahe or minsan panlibre sa mga prospects mo. So, napakahirap. Kasi yung mga old strategy na natutunan ko dati, hindi na gumagana ngayon. Kaya, thankful ako na nakahanap ako ng solution sa problema ko. Na gusto kong i-share sa'yo na makakatulong din sa'yo kung nasa network marketing industry ko or may online business ka. So, itong solution na ituturo ko sa'yo, ito yung system na natutunan ko para yung mga interested prospect na nagpakita ng interest dun sa pinapromote mo ay masasala mo. Itong system na to, magagamit mo to para masala yung mga prospects mo. Kung talagang interesado talaga sila o hindi. So, ito yung nakikita kong solusyon na talaga sa problema natin para hindi na tayo maubusan ng mga prospects na willing mag-join sa business opportunity natin. Kapag natutunan mo tong mga strategy na to, magiging iba ka sa mga kakompetensya mo, sa mga katulad ng iba na nagpo-promote ng business nila. So, excited na ako ituro sa'yo. Let's go. Ituturo ko na siya ngayon. Okay, so today, I will teach you your journey to no more rejection strategy. So, ito na yung video training series number 2 na gusto kong ituro sa'yo. So, let's go. But before that, let's have a recap on the last video na tinuro ko sa'yo.
para matandaan mo lang. Pinag-aralan natin yung about sa attraction marketing and target marketing kung paano ka makakapag-attract ng mga qualified prospects na interested dun sa pinopromote mo. And tinuro ko rin kung paano ka gagawa ng sarili mong Facebook advertising at para saan yung Facebook advertising, kung ano yung potential reach na makukuha mo kapag ginamit mo tong strategy na to. Then, tinuro ko rin sa'yo yung sales funnel, kung paano nag-work yung sales funnel natin para masala mo lahat ng mga qualified prospects na interested talaga at bibili dun sa pinopromote mo. Umpisa, diba, sa traffic sources, then blog, lead capture pages, then pamimigay mo yung lead magnet mo. Then, pag natanggap na nila yung lead magnet mo, marireceive nila yung immediate follow-up mo. Then, makaka-receive sila ng autoresponder mo or email management system. Then, pag nakapag-build ka na ng trust, doon mo lang sila pwedeng ipakita yung mga offer mo. Ayan. So, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano ka gagawa ng sarili mong autoresponder, lead capture pages, at kung para saan ba to. But before that, ano ba yung mga struggles and problem na nararanasan ng mga nagbi-business kung nasa online business ka or network marketing? So, nahihirapan tayo mag-build muna ng relationship dun sa mga prospects natin. At hindi natin alam kung yung mga prospects na yun ay talagang interesado dun sa pinopromote natin. So, hindi ganun kadali mag-build ng relationship para pagkatiwalaan ka nung mga prospects mo. So, ito ba yung nararanasan mo? Cold calling, yung tinatawagan mo yung mga hindi naman qualified prospect, lahat ng mga tao na kakilala mo or hindi mo kakilala, pinapakitaan mo ng opportunity mo or yung products mo. Or nag-message ka ba sa mga friends mo? Mini-message mo sila lahat para ipakita yung offer mo. So, minsan, pahirapan din i-follow up lahat ng mga prospects mo. Kailangan kausapin mo talaga sila or makipagkita ka pa sa kanila para makapag-build ka ng trust sa kanila para makilala kanila at pagkatiwalaan kanila para mag-join sila dun sa business mo. Minsan ba nagpo-prospecting ka or naghahanap ka talaga ng mga tao na willing talaga na hindi mo talaga sure na sasali sa business mo? So, yun yung karaniwang nararanasan natin. Nahirapan tayo i-follow up lahat ng mga prospects natin. Kahit ako mismo, nung pumasok ako sa isang MLM industry, nahirapan din ako i-follow up lahat ng mga pinakitaan ko ng business opportunity ko. Talagang hindi ko alam kung sasali ba talaga sila or interested sila. Pag pinalo up ko na sila, wala na. Parang hindi ko alam kung interesado talaga sila. Una, sinasabi nila na maganda yung business opportunity na pinakita ko. Then after nun, mga ilang araw, wala na, hindi na sumasagot. So yun yung struggle ko. Do you having a hard time building relationship with your prospects? So mahirap din mag-build ng relationship sa mga prospects mo. Kailangan talaga makilala ka muna nila. Kailangan kilalanin mo rin sila or kausapin mo sila. Minsan nga kapag nagme-message ako sa mga kakilala ko sa Facebook, alam na nila agad eh, sinasabi nila, bakit mo ako kinakausap? Networking ba to? Networking na naman ba? So yun, ang hirap mag-build ng relationship sa kanila. Kasi yun na kasi yung ginagawa ng style ng iba. Kinakausap nila yung mga friends nila. Kaya aware na sila na baka offeran na naman sila ng networking. So, eto pa, problems to close a deal and have a loyal customers who can trust you. So, mahirap din mag-close ng deal dun sa mga prospects mo kung talagang interesado sila. Tsaka, mahirap makahanap ng mga loyal customers na pagkakatiwalaan ka talaga nila. So, yun yung karaniwang talaga na
problema natin kasi hindi tayo makakapag-generate ng sales. Well, hindi tayo kikita kapag wala tayong loyal customer tsaka hindi natin na-close yung deal. So, yan. Yung mga common problems. Paano ba natin gagawin yon na hindi ka na ma-reject ng mga prospects mo. Puro mga interesadong tao na lang lalapit sa'yo para bumili ng pinopromote mo. So, hindi mo na kailangan na ma-reject. Hindi mo na kailangan kausapin lahat ng mga taong yun na hindi naman interesado. Ikaw, gusto mo bang lahat ng mga pinapakitaan mo ng business mo ay nire-reject ka nila? Lagi na lang ayaw nila doon sa pinopromote mo or sinasabi nila, scam ba yan? Paka networking na naman yan. So, ang hirap ng ganun na yung mga taong pinapakitaan mo ng business opportunity mo, nire-reject ka lang. Gusto mo bang sumagot lagi ng mga objections ng mga taong yun? So, anong gagawin natin para ma-lessen na natin yun? So, I have a great idea and solution for you. I-share ko lang sa inyo yung mga natutunan ko, yung mga strategy na to. I'm sure na makakatulong to sa'yo. So, bago yun, introduce ko muna sa inyo yung mga definitions. Baka hindi mo pa masyadong maintindihan. So, gagamitin natin tong strategy na to, email marketing. Napaka-powerful ang strategy na to. It is directly marketing a commercial message to a group of people using email. So, popromote natin yung opportunity mo using email. So, ano ba yung landing page, squeeze page, or lead capture page? Isa lang yan. Isa lang yan. Yan yung tatlong tawag dito. Ito, tawag dyan. Landing page, squeeze page, or kahit ano. Yun yung sa tatlong yun. For example, ayan. Wendy's. Pinopromote nila yung products nila through landing page. So, kapag nag-sign up nga dyan yung mga prospects nila yung gusto mag-order, mag-avail ng products na yan, magsa-sign up sila din, makukuha na nila yung contact information ng mga prospects nila. Pag nakuha na nila, pwede na nilang i-email sa mga prospects nila yung ino-offer nila. Pwede silang mag-provide ng value, pwede nilang i-address yung mga concerns, problems ng mga prospects nila. Yan, itsura ng mga landing page. Kasi kapag nag-sign up dyan yung mga prospects mo, ibig sabihin sila yung taong nagpakita ng interest dun sa pinopromote mo. Sila yung talagang targeted at naghahanap nung products mo. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple yung ibig sabihin ng landing page. Yan yung importance or use ng landing page. I hope na naintindihan mo. So, eto namang autoresponder, maririnig mo rin yan. Or, ang ibang tawag dyan is email management system. It's a sequence of emails that send to your prospects automatically. So, eto kasi yung mga follow-up messages na isi-set up mo para ma-receive to ng mga prospects mo para ma-follow up mo yung mga prospects mo. Tulad nga yung sinabi ko kanina, mano-mano yung ginagawa ng iba na pag-follow up sa mga prospects nila. So, using autoresponder, ma-follow up na nila yung mga customers nila, yung mga prospective customers na bibili ng products nila. Dito mo pwedeng i-promote yung offer mo sa kanila through sending emails automatically. So, makakapag-save ka ng time, magkakaroon ka ng time freedom kapag in-apply mo to kasi automatic talaga na nagsisend to sa mga prospects mo. Gagawin mo lang, isi-set up mo lang siya. Ano ba yung importance of building a list? Ano ibig sabihin yan? Having a list is your asset. So, ano ba yung list? Itong list na makukuha mo, ito yung mga magsa-sign up dun sa landing page mo. Kapag nag-sign up sila dun sa landing page mo, ibig sabihin, part na sila ng list mo. Sila na yung mga prospects mo, yung mga taong interesado na magiging future customers mo. List is important because you have to build rapport, relationship with your prospects. Kasi kapag
nakapag-build ka ng list mo. Pwede ka na makapag-build ng relationship sa prospects mo in an automated way. Pwede mo na sila makausap. Pwede mo i-set up yung mga follow-up messages mo through sending emails. Parang nakikipag-usap ka lang sa kanila. Pero i-set up mo yung follow-up messages mo through automatic. So, pangalawa, you can send traffic back to your offer. So, kapag nagsisend ka kasi ng mga emails mo, pwede mong i-send back sa kanila yung offer mo kahit pa ulit-ulit mong i-send sa kanila pero hindi naman araw-araw. Pwede mong i-send sa kanila pabalik dun sa offer mo. Yung link pwede mong ilagay sa email mo para pag na-click nila yon makikita nila yung offer mo, yung pinopromote mo. Pangatlo, you can contact your list. So, kapag may list ka kasi, pwede ka mag-broadcast. Broadcast message. So, halimbawa, may bago kang nilo-launch na products. So, mag-send ka lang ng isang message. Then, automatically na yun, masisend sa lahat ng mga prospects. So, halimbawa, prospects mo. Yung list mo, naging 1,000 na. So, halimbawa, magsisend ka ng broadcast message. Mabobroadcast yon or masisend lahat yon dun sa 1,000 list mo, 1,000 people na nagbigay nung email nila, nung information nila na nag-sign up dun sa landing page mo. Pang-apat, your list is your targeted prospects kasi yung mga list mo, sila talaga yung targeted eh. Sila yung nagpakita ng interest dun sa pinopromote mo. And they will buy from your offer. Kapag targeted sila, nagpakita sila ng interest dun sa offer mo, may possibility talaga na bibili sila sa offer mo. So, may tuturo pa ako sa iyong 3 strategy of promoting business. 3 yun. Ito yung ginagamit ng iba na strategy. Panguna, the lazy method. Bakit lazy method? Kasi, 3 strategy lang yan. 3 step lang yan. For example, traffic sources. Ito yung traffic sources na gagamitin mo. Halimbawa, social medias or Facebook. Doon mo ipopost yung pinopromote mo, yung link papunta dun sa sales page or dun sa offer mo na pinopromote mo. Ipopost mo siya sa Facebook. Then, pag naklik yun ng mga makakakita nun, mapupunta sila kagad dun sa sales page or sa offer mo. May advantages yan. Instant result siya. Kasi nga, kapag nag-click yung mga prospects mo dun sa link mo, may possibility na bibili sila kung talagang interesado yun. Pangalawa, no need to set up blogs, sales funnel, and tools. Hindi mo na kailangan mag-set up ng website mo, sales funnel, tulad ng tinuro ko. Tsaka yung mga tools, yung mga autoresponder, then etc. It's a free traffic strategy kasi itong strategy na to, free siya, wala siyang bayad, pero hindi ka nga lang makakapag-save ng time. Kasi pwede mong i-promote to sa mga social medias. Kaya free. Disadvantages lang niya, low conversions kasi hindi mo matatrack kung ilan yung nag-clicks dun sa offer mo, dun sa pinost mo. Hindi mo sure kung talagang may mag-click or may papansin dun sa pinost mo. Ang risk of being blocked by social medias like Facebook. So, mahirap kasi. Pwede kang ma-block sa Facebook kapag tag ka ng tag na mga friends mo dun sa pinost mo or post ka ng post sa mga groups ng maraming beses sa isang araw, pwede kang ma-block pag umayaw or ayaw na mga tinatag mo yung mga pinost mo, pwede ka nilang i-block. At panghuli, no leverage kasi. Kaya walang leverage kasi hindi ka nga makakapag-save ng time, mano-mano siya. Mano-mano mo siyang gagawin. Pangalawa, strategy, one-page website. Ano ba to? Ganito siya nag-work. Yung traffic sources, ayan, popromote mo siya sa social media, sa Facebook. Then,
may link ka papunta dun sa squeeze page mo or landing page. Then kapag nag-sign up dun yung mga prospects mo sa squeeze page mo, pwede silang makatanggap ng mga follow-up message mo ng autoresponder mo. Then, pag natanggap na nila yung message mo sa follow-up sequence mo, pwede mo ilagay dun yung link mo papunta dun sa sales page mo. So, ito yung pangalawang strategy. Ang advantage lang, you can get a leads. Makakakuha ka nga ng leads kasi nag-sign up sila dun sa squeeze page mo eh. Pangalawa, automated follow-up message. Automated talaga yun pag sinap up mo yung autoresponder mo. Talagang follow-up siya, automatic. So, you can promote multiple offer. Kapag nag-sign up na sila, pwede ka naman kasi mag-promote ng maraming offer or mag-send ng kahit ilang email sa kanila. Ang disadvantage lang, hindi targeted yung mga magsa-sign up doon. Bakit? Mamaya, sasabihin ko sa'yo. Not quality leads. Hindi talaga sila qualified. Pangatlo, you need to constantly promote it again and again. Bakit again and again? Kasi, hindi nga sila targeted eh. Hindi sila nagre-respond, hindi sila nagre-reply dun sa ini-email mo sa kanila. Kaya, send ka lang ng send sa kanila ng email ng paulit-ulit. Pang-apat, it can become spam email kasi mapupunta yung email mo sa kanila dun sa spam nila. Kapag napunta yun sa spam nila, hindi na nila mababasa yung in-email mo sa kanila. Ibig sabihin, spam lang yan kaya hindi nila mababasa yung in-email mo. At ang panghuli, infinity strategy. Ito yung dapat natin i-apply in infinity strategy para pang long term na yung business mo at makapag-generate ka ng maraming sales. Panguna, traffic sources through Facebook ads. Halimbawa, Facebook ads. Dun mo pinromote yung offer mo. Then pag nag-click sila dun sa ads mo, mapupunta sila sa website mo or yung blog mo. Then, pag napunta sila sa website mo, magsa-sign up sila or makikita nila dun yung squeeze page mo or landing page mo. Pag nag-sign up sila, makatanggap sila ng autoresponder mo. So, bakit sila magsa-sign up? Kasi, meron kang lead magnet or yung free gift, yung value na ibibigay mo sa kanila. Kaya sila makakapag-sign up sa'yo kapalit nung information na ibibigay nila, yung email nila na ibibigay nila sa'yo. Then, kapag na-receive na nila yung mga follow-up sequence mo sa autoresponder, pwede ka nang makapagbigay ng value sa kanila. Pwede kang makapag-send ng offer mo. Pero bago ka mag-send ng offer mo, kailangan mo na mag-provide ka ng value sa kanila at doon ka makakapag-start mag-build ng relationship sa kanila. Pag na-build mo yung relationship sa kanila, pagkakatiwalaan ka nila at pag napagkatiwalaan ka nila, doon lang sila bibili sa'yo. Doon sa value na binibigay mo. So, reminders lang. Kahit na marami ang list mo, maraming tao na nag-subscribe sa'yo, pero kung yung value na binibigay mo is wala namang masyadong value, hindi rin sila bibili sa offer mo. So, your sales depends on the value you will give to your prospects. Kapag nakita ng mga prospects mo na sincere ka talaga, talagang tinutulungan mo sila, nagpo-provide ka ng value sa kanila, at ikaw yung taong makakatulong sa kanila, talagang bibili sila sa offer mo. Magiging interesado sila dun sa pinopromote mo. So, once you build your own list, you can close a deal and generate more sales in your business. So, kailangan pag-aralan mo yung sales funnel natin na ituturo ko sa'yo. Kailangan aralin mo itong mabuti. So, kung may hindi ka naintindihan, pwede kang magtanong sa akin or ulit-ulitin mo itong video na to para mas lalo mo siyang maintindihan at maliwanagan ka. So, ngayon, ituturo ko na sa'yo kung paano ka gagawa ng sarili mong
landing page and autoresponder at kung paano ito sineset up. So, let's go. So, diba sabi ko kanina, ang gagawin natin is the key to no more rejection strategy. So, paano ba natin gagawin yun? Itong tool na to, kung nakikita mo to, ang tawag dito is lead capture pages, squeeze page, or landing page. Yun yung mga tawag dito. Yun yung tawag dito. Kasi kapag ginamit mo tong tool na to, dito natin ma-attract yung mga qualified prospects natin. Halimbawa, yung prospects mo or yung mga target market mo is mga network marketers. So, itong headline na to, kung nakikita mo to, ito yung makakapag-attract sa kanila. So, kapag nag-sign up sila dito or nag-subscribe sila dito sa tool na to, ibig sabihin, nagpakita sila ng interest dun sa pinopromote ko. Kasi dito, ibig sabihin ng tool na to, dito natin makakwalify kung talagang interesado ba o hindi yung prospects mo. So, paano mo nasabing no more rejection strategy? Kasi dito hindi mo na mararamdaman yung rejection. Dito kung sana lang magsa-sign up yung prospects mo, kung saan mo na lang malalaman na interesado talaga yung taong yun na magsusubscribe dito sa landing page na to. So, ang gagawin lang natin is ituturo ko sa iyo kung paano ka makakagawa nito at paano mo i-edit tong lahat ng to. Ito pang isang example. Ito. Powerful to kapag may video tsaka yung headline. Then, dito, pag nakita to ng mga prospects, pag interesado talaga sila malaman kung ano yung gusto kong ituro sa kanila, yung information na gusto kong i-share sa kanila, talaga magsa-sign up sila dito. Yan. Then, isa pa ito. Isa pa mga examples. Pag nag-click sila dyan, ayan. Mag-opt-in sila or magsa-subscribe sila dito sa landing page ko. So, ayan. Ito yung mga examples. So, pwede mo rin tong gawin sa business mo. Kung ano man yung pinopromote mo. Kung nagpo-promote ka ng business opportunity mo, network marketing, or mga products na pinopromote mo. So, talaga napaka-powerful ng tool na to para magamit mo sa business mo. Para hindi ka na ma-reject, hindi mo na maramdaman yung rejection. Kahit natutulog ka at hindi mo ginagawa yung business mo, pag nakita to ng mga prospects mo at nag-click sila dito sa link na to, so, makakwalify mo sila kung talagang interesado sila dun sa pinopromote mo. So, ganun lang kadali yung concept na to. I hope na naintindihan mo. Then, kapag nag-sign up na sila dito, nag-subscribe na sila, ibig sabihin nun, pwede mo na silang padalhan ng message or follow-up message using the automated system na ituturo ko sa iyo. So, kahit natutulog ka, pwede mo silang padalhan ng email mo, pwede kang makapag-communicate sa kanila at pwede mo silang i-follow up once na nag-sign up sila or kahit hindi pa sila ready bumili nung pinopromote mong business opportunity or products, pwede mo silang i-follow up using dun sa system na gusto kong ituro sa'yo. Kasi pwede kang mag-build ng relationship sa kanila through automated system na ituturo ko sa'yo. So, let's go. Ituturo ko na siya ngayon kung paano natin siya gagawin. Tayo sa dashboard ko. So, click na lang natin itong new page. Then, makikita mo dito yung mga templates na babagay dun sa pinopromote mong business. Halimbawa, ito. So, ayan ito. For example, pinopromote mo weight loss products. So, bagay ito dun sa products na yon. Halimbawa, ito. Double click lang natin.
Ayan. Free report shows you how to build a list of hungry subscribers. So, ayan. Palitan lang natin yan. Ayan, for example, ayan. Yan yung gagamitin natin. May free report tayo na ibibigay sa kanila. For example, free ebook. Yan yung pamimigay natin. Ayan, free ebook show you how to become slim and fit in 90 days. For example, pinopromote mo weight loss product. So, yan yung pwede mong gawing headline. Then, dito, i-edit mo lang dito yung email kung ano gusto mong ilagay dito. So, okay na yan. Then, dito, pwede mong palitan dito yung button. So, click mo lang to. Punta tayo dito sa opt-in form button. Yan, button text. Download the... Yan. O yan, napalitan na siya. Then, pag okay na, pwede mong ilagay dito yung code nung autoresponder mo. Dito mo siya pwede ilagay. Ika-copy-paste mo lang siya. So, ayan, nandito na tayo sa account ko. So, punta lang tayo sa forms. Then, manage forms. Eto kasi, nakagawa na ako ng mga opt-in forms. Yan. So, pwede mo na lang i-copy dito yung HTML code based dun sa campaign, ha? Campaign, halimbawa, kung anong campaign yung gusto mong ilagay dito sa landing page mo. So, click lang natin tong view source. For example, ito na pili ko. Then, click mo lang tong show HTML code. Copy mo lang yan. Control A, then copy. Then, paste natin dito. So, pag okay na, click save. Then, pwede mo siyang i-view kung ano itsura talaga nung landing page mo kapag nakita to ng mga prospects mo. Yan. For example, ayan. Then, yan na. Dito na sila mag-fill up nung email nila. Yan. So, dito, i-explore mo lang dito kung anong gusto mong ilagay. Pwede kang maglagay ng iba't ibang mga objects dito. Kung anong gusto mong ilagay dito sa landing page mo. So, ganun lang kadali. So, kung gusto mong gamitin tong tool na to, InstaBuilder 2.0, so, pwede ko rin ibigay sa'yo kung paano mo ma-access yun. Turo ko sa inyo kung ano yung tool na ginamit ko para makuha ko yung contact information ng mga prospects ko, yung email nila, at makapag-send ako ng mga follow-up message sa email nila automatically kahit natutulog ako. Ay, etong system na to ang mag-work para mag-message sa mga prospects ko. So, punta ka lang dito sa getresponse.com. Kung hindi ka pa familiar dito at di mo pa siya nagagamit, pwede ka ditong mag-sign up for free dito. Try mo lang siya for 30 days trial para matry mo siya. So, magla-login lang ako para mabuksan ko yung account ko. So, halimbawa, ayan, nandito na ako sa account ko. Ituturo ko lang sa inyo yung mga functions dito kung paano siya gamitin. Ito ang tinatawag na campaign. Kailangan tong campaign na to kasi per campaign na ako gumagawa. Gumawa ako ng 4 na campaign. Itong isang campaign para to sa pinapromote kong MLM training products. Ayan. Itong isa para rin sa training products na pinopromote ka rin about money making online. Yun. Ito namang isa, itong campaign na to, ginagamit ko para ipamigay yung free ebook ko. At pinopromote ko rin dito yung ibang mga training products ko. Punta tayo dito sa
campaign ko na isa yung para sa MLM training products. So, ito, very user-friendly naman siya. Madali siyang gamitin kasi ito yung easiest na madaling gawin sa lahat ng mga autoresponder na services. Ito yung madaling gamitin. Pwede mong i-search yung contacts, yung mga nag-sign up sa'yo. Mag-add contacts. Ayan. Dito sa messages, pwede kang gumawa ng sarili mo ng autoresponder. Papakita ko lang sa inyo yung mga autoresponder na nagawa ko. Kung bago ka palang gagawa, create autoresponder. Ito yung unang gagawin mo. Pero ito na yung mga nagawa ko. Dito sa time-based autoresponder, pwede mong ma-adjust yung mga follow-up message na ginawa mo. Halimbawa, ito yung message na gusto kong unahin, pwede ko siyang ipunta dito. Yan, di ba? Madali lang. Or pwede ko siya ibalik. So, basta kung ano yung mga message na ginawa mo, pwede mo siyang i-adjust, pwede mo siya ilagay dito, pwede mo siya ilagay doon. So, ganun. Etong zero, ito yung unang matatanggap ng mga prospects. So, kapag nag-sign up sila sa landing page ko or sa opt-in page, ito yung instant access na message na marireceive nila. Yung zero. And then, etong one, ito na yung the next day, kinabukasan na marireceive nila message. And then, hanggang tuloy-tuloy na yun, hanggang 17th day, ito yung mga message na marireceive nila araw-araw, automatically. Kasi, hindi na siya manual, automatic na tong tool na to na marireceive na mga prospects ko. So, dito nakakapag-build ako ng relationship sa kanila para lang kami nag-uusap. Para lang kami magkaibigan kasi mga message ko dito, Tagalog, parang kinakausap ko lang siya. So, syempre, may ano rin yan, pattern kung paano gumawa nito. So, sa susunod ko mga videos, ituturo ko rin yan. So, pansin mo dito, pwede mo siyang i-duplicate, pwede mo siyang i-edit, pwede mong makita yung statistics, kung ilan na yung nag-open ng email na to. So, ayan. So, makikita ko, 4 yung nag-open, 13 yung nag-clicks. So, ayan yung statistics. So, balik natin. Or dito naman, pwede ko i-view online kung gusto ko siya makita. Ayan. Ganito yung eksaktong email na matatanggap nila. Ganito siya. Yan, di ba? Pag na-click nila yung link ko, ayan, mapupunta sila dito sa pinapromote ko. So, ganun lang siya kadali. Pwede mo siyang i-test. Kung gusto mo siyang i-test na ipadala sa email mo, pwede mo rin siyang gawin. So, di ba, napakadali. So, halimbawa, gagawa na ako ng sarili kong autoresponder dito sa pang 14th day. Eto, makikita mo naman dito pang 14 siya. Pang 14th day. Tapos, pwede mong piliin kung anong campaign mo siya ilalagay. Halimbawa nga dito, sa campaign na to, dun sa pinapromote kong MLM products, magkakahiwalay kasi yan eh. Ito, para sa MLM training products ko. Tapos, lagyan mo lang ng name. Lagyan natin test message lang. Tapos, create new email. Lagyan mo ng message name. Message name lang. Test message. Tapos, ito na yung subject. Ito yung makikita ng prospects mo kapag na-receive nila tong message doon sa email nila. Kailangan may subject ka. Importante to. Halimbawa, free video for you. So, pwede mo tong ma-personalize pala. Ang lupit nito kasi. Halimbawa, ito, first name. Halimbawa, ang pangalan ng prospects na nag-sign up dun sa landing page ko, Joy. So, pag na-receive nila yung email ko, ang malalagay dito is yung first name na nilagay niya dun nung nag-sign up siya. Halimbawa, free video for you, Joy. So, yun yung makikita nila.
Okay, then next step. Marami ka dito mapagpipilian na templates. Kung gusto mong pumili dyan, pwede kang pumili dyan. Marami kang pagpipilian. Dito muna tayo sa start from scratch. Dito tayo sa blank template lang. Kasi ako, ang gusto ko, ang ilalagay ko lang, simple lang. Wala nang masyadong kaik-ikan. So, dito, pwede ka rin mag-personalize yung ginawa ko kanina. Yung first name ng prospects ko. Tapos, pwede kang mag-adjust ng mga font size, font name. Yan. Bold. Pwede ka rin maglagay ng mga pictures. So, ipapaste ko lang dito yung ginawa kong email. For example, ito na siya. Ay. Paste ko siya dito. So, ito na siya. Then, pag okay na, na-edit mo na, next step ka na. Ang paglagay pala ng link, tuturo ko lang. I-highlight mo lang to, etong letter na to, kung anong letter ang gusto mo lagyan ng link. Hanapin mo lang yung parang kadena ito. Yung link na yun na sinasabi ko, ito yun. Para pag na-click nila, mapupunta sila sa website na yun, yung pinopromote mo. So, punta ka na lang dito sa URL. Ilalagay mo dito kung ano yung website na gusto mong puntahan nila. For example, ito. Paste mo lang dyan, then okay. Yan. Nandito na siya. Then, next step. And kapag okay na, save and publish mo na siya. Masasave na siya dito. So, andito na siya sa pang 14 message. O, diba? Automatic siyang galing. So, ganun lang siya kadali. So, apply mo na to para makagawa ka na ng sarili mong autoresponder na magagamit mo for your business. At check mo na rin dito kung magkano yung fee niya every month. Siguro, $15 siya every month for 1,000 subscribers. So, try mo na siya. Thank you for watching my video. This is Pro Andrea. I hope na nakatulong itong video training series na ginawa ko para sa'yo at naimbidahan mo yung mga concept na gusto kong ituro sa'yo. Dahil itong mga strategy na ito yung nakapagbigay sa akin ng resulta. At kung hindi mo pa masyadong naimbidahan itong concept na ito, pwede mo siyang ulit-ulitin. Okay lang yun dahil ako nung newbie pa lang ako, nung inaaral ko pa lang itong mga concept na to, hindi ko rin siya naiintindihan agad sa umpisa. So, ulit-ulit mo lang itong video na to kung may hindi ka naiintindihan. Or, pwede mong itanong sa akin kung ano pa yung mga gusto mong linawin at hindi mo naiintindihan. So, comment below this video kung sa tingin mong nakatulong itong video na to. At pwede mo rin mong i-share sa mga friends mo na sa tingin mong makakatulong din sa kanila. In my next video, ituturo ko na sa'yo kung paano ka makakapag-generate ng maraming traffic yung mga taong makakakita ng business mo at paano mo magagawang maraming tao yung makakita ng pinopromote mo. Kasi walang kwenta yung mga tools na tinuro ko, yung mga strategy na to kung konti lang yung mga taong nakakakita ng business opportunity na pinopromote mo. So, abangan mo yung next email na ipapadala ko sa'yo. Ito na yung last video training na i-share ko sa'yo. So, yun na yung mga matututunan mo. Ito na yung last training. So, make sure na abangan mo yung next video na ipapadala ko sa'yo sa email. So, again, this is Ro and Joy. If you want to be successful in your business, you have to ask for more wisdom and kailangan mag-take ka ng massive action at maging willing ka lang talaga matuto para ma-achieve mo yung success na gusto mo. So again, thank you. This is Ro and Joy. Bye. See you on my next video.